Yes, hello mga katropa, it's me again, Pancha, and welcome back to my channel. And for today's video, tatalakayin natin at bibigyan ng solusyon ang isa sa mga problems na na-encounter ng ilan sa ating mga kapwa content creators. At kaya ka din siguro napadpad dito sa video kong ito dahil din sa parehong problema na ikinakaharap ngayon ng channel mo. Walang iba kundi ang hindi pumasok yung sahod mo sa YouTube sa bank account mo. Ang content din na ito ay base din sa naging experience ko tungkol sa hindi pumasok yung sahod ko sa aking bank account at kung anong mga solusyon yung ginawa ko. So, to begin with, umpisan muna natin sa basic kung paano yung proseso ng sahuran sa YouTube para makarelate din ang lahat, especially yung mga bago pa lamang sa platform na ito at sa mga bago pa lamang na na-monetize at hindi pa nakaka-receive ng kanilang first sahod. So guys, monthly po ang sahuran sa YouTube. Depende kung ma-reach mo yung minimum threshold na $100 sa iyong AdSense account. So, kung hindi ito umabot ng $100, huwag mawala ng pag-asa dahil idaragdag yan sa susunod mong revenue sa susunod na buwan. Hanggang sa umabot na ito ng $100 or more at pwede ka nang mag-payout. Depende sa'yo kung anong payment method yung gagamitin mo. Pwedeng sa wire transfer, gamit yung bank account mo na pwedeng mag-receive ng international revenue or by check. Pero advice ko lang guys, huwag nyo nang itry yung cheque. Kasi matotoxic lang kayo niyan. Dahil aside sa sobrang tagal dumating via mail gamit yung address na nilagay nyo, na inaabot pa nga minsan ng 1 hanggang 3 buwan bago dumating, pag dumating na, biniverify pa muna ito sa bank of choice mo. Kung totoo ba ito or peke, at same pa din yung process. Dahil gagawan mo rin ito ng bank account na kapareho yung pangalan na nakasulat doon sa cheque na ipinadala ng Google AdSense para doon i-cash out. So, ekes yan. Yung wire transfer na lang yung piliin ninyo as payment method para maghihintay na lang kayo monthly ng inyong sahod. So, for example, na-reach nyo na yung $100 or more for the month of, again natin, August sa inyong YouTube studio. So, papasok yan or mag-update sa inyong AdSense account sa 7 hanggang 12 ng susunod na buwan. In short, so kung mga August, so papasok yan or mag-update sa inyong AdSense account mga September 7 to 12. At papasok yan sa bank account nyo sa 21st to 26th day, so mga September 21 to 26. At depende din yan, kasi kung ang 21st ay tatama ng mga weekends or holidays, so mag-a-adjust yan. So guys, kung gusto ninyong ma-reach agad yung $100 ng mabilis, may mga ilan ako or mga listahan ng mga niche or contents na kahit konti lamang yung views, malaki yung kita. So i-click nyo lang dito sa itaas yung link or i-click nyo yung link doon sa description natin. At panoorin nyo yung videong yan. Anyway, so ito na nga, based sa aking experience, if hindi pumasok yung sahod mo sa bank account mo after 5 working days, mula sa araw na nagpadala na ng notice yung Google AdSense sa inyong email na naipadala nila or na-transfer na nila sa iyong bank account, ang iyong payout, pag hindi mo na-receive, sasabihin lang nila niya na i-contact mo yung bank sa problem. Pero sad to say, ginawa ko rin yan dati. Sasabihin lang nila na bumalik ka doon or i-contact mo yung Google AdSense para sa problema. Guys, para di magkamali, dapat kasi tama yung mga nilalagay nyong detalye doon sa mode of payment ninyo para hindi magkamali at para hindi magka-problema. Especially yung mga bank number, name nakalagay, at huwag kalimutan yung SWIFT code ng bank ninyo kasi doon yun ipinapadala yung international revenue. Pero guys, sa part ko, aminado naman talaga ako na nalagay ko yun ng tama. Dahil dinouble check ko yun at aminado talaga ako na tama yung mga details na nailagay ko doon sa mode of payment. Gamit ko kasi noon yung savings account ko sa China Bank Savings. Actually guys, naka-receive ako ng first, second, and third sahod ko from YouTube. Kaya lang, nung ika-fourth month na, yun lang, nagka-problema, hindi na siya pumasok. So yung ginawa ko after na naipadala na yung notice sa Gmail ko na ipinadala na ng Google AdSense yung payout ko sa China Bank Savings, naghintay ako ng mga ilang araw na umabot yata hanggang 8 araw na, hindi pa rin dumating. Tapos, nag-update na yung AdSense account ko at bumalik yung amount. Yung maganda dito guys, kapag hindi
successful yung process of transfer, eh binabalik naman nila yung payout mo sa AdSense account mo. Then, yung ginawa ko eh, binura ko yung ating bank account, tapos in-enter ko ulit yung same bank account ng China Bank Savings. Wala pang 24 hours eh, nagpadala ulit sila ng notice na na-transfer na nila or on the process na yung transferring of payout doon sa bank account. Pero guys, sa kasamaang palad, umabot na ng mga 10 days, hindi pa rin dumating or hindi pa rin na-receive yung payout ko. At nag-update na naman ulit yung AdSense na canceled yung transferring. So sa sobrang stress ko, binura ko yung bank account ko at pinalitan ng check or cheque as mode of payment gamit yung mailing address ko. At doon na nga ako lalo pang na-stress. October 15, inissue nila yung cheque. Pero inabot na ng halos 2 buwan, hindi pa rin dumating yung mail na may lamang cheque sa address na nilagay ko. Hanggang sa after 60 days na din, nag-appear na din yung option doon sa baba ng cheque nilang ipinadala. At sinasabi doon na pwede nang i-cancel or stop. So, i-click lang yon para ma-void yung cheque na ipinadala nila at para if dumating din, pag hinash out na ito sa bangko, hindi na yun magagamit kasi void na. So, yun na nga. Kung na-click ko na yung stop, after a few hours, eh, automatic naman na bumalik ulit yung sahod ko for the month of August, aking AdSense account. Guys, hindi talaga advisable na gamiting option as mode of payment yung cheque kasi mas stress lang talaga kayo. Then guys, ito yung nakakatawa kasi after 4 months pa, dumating yung cheque ko na ipinadala nila. At of course, di naman yun pwede nang magamit kasi na-void na yon. Hindi ko lang makita kung saan ko na yun, inilagay, pero ganito yung sample ng itsura ng cheque. Ayan. So, nung December na, ay grabe, inabot ako ng mga 4 buwan para lang kakahintay, para lang ma-process yung August na sahod ko from YouTube. Tapos, eh, ito pa yung nakakatawa kasi andyan na, dumating na din yung mga sahod ko for the month of September, October, and November. Kaya lang, din yung same process din, hindi pa rin papasok sa bank account ko kasi yun nga, ginamit ko ulit yung ATM ko sa China Bank Savings, yung savings account. Then, hindi na talaga ina-accept ng China Bank Savings yung sahod ko. Ganyan tayo guys eh, pinipilit pa rin natin yung ayaw na. At ito na nga yung ginawa kong solusyon. Nag-research ako at na-discover ko yung tinatawag nilang Hello Money. Ang Hello Money guys ay isang e-wallet na ginawa ng Asia United Bank or AUB. Effective siya guys kasi wala pang 24 hours e pumasok na yung sahod mo from YouTube. Hindi ito credit card or bank account kundi e-wallet na ginawa upang maging magaan at madali yung mga financial transactions natin na may full-end tracking capability. Pwede rin ito sa GCash, Paymaya at iba pang e-wallet services. At para sa iba pang transactions at services na pwedeng gawin gamit yung Hello Money Card, ay i-click lamang yung link sa description. Ang unang-una niyong gagawin, no need na munang pumunta ng bangko para magpa-register. I-download muna yung Hello Money app sa Google Play Store, iOS App Store, or Huawei App Gallery. And make sure, bago kayo mag-download at mag-register, meron kayong stable internet, isang valid ID for capture, at dapat at least 18 years old ka. Ito yung mga steps kung paano mag-open ng account. At para sa detailed instructions, click lamang yung link sa description at ihahatid kayo niyan sa blog ni Efren Nolasco. At kapag humingi yung app ng referral code, ilagay niyo na lamang yung referral code ko na 213. At para doon sa ATM card ng Hello Money, kung approved na yung inyong online registration after 24 hours, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na AUB branch sa inyong lugar para kumuha nito. Sa halagang 100 pesos lamang ay makakakuha ka na ng Hello Money Card ATM. Tapos yung account number nyo doon sa ATM, ililink yan doon sa Hello Money app account ninyo para magamit nyo na yung ATM card nyo at yung mobile app. Tanggalin nyo lang doon sa mode of payment ninyo sa inyong AdSense account, yung mga bank accounts na nailagay nyo na previously. Tapos doon sa bank account number, doon sa mode of payment, ilagay nyo lang doon yung number ng inyong Hello Money account na makikita din dyan sa inyong Hello Money app sa inyong profile. Yan yung gagamitin nyo bilang bank account number na ilalagay nyo. Tapos ilagay nyo lang din doon yung
name nung may-ari ng account. Tapos, huwag din kalimutan na humingi ng SWIFT code na AUB. Napaka-importante po yan. So, di talaga kayo magsisisi guys sa paggamit niyo ng Hello Money Card kasi more or less within 24 hours, papasok na yung sahod nyo on sa inyong Hello Money account. Sunod-sunod na din pumasok yung mga pending sahod ko from month of August, September, at October. At after December 21, pumasok na din yung sahod ko for the month of November. At syempre, e-wallet lang siya. So yung ginawa ko eh, pagdating ng mga sahod ko doon sa Hello Money, transfer ko na lang siya doon sa China Bank savings na savings account ko. At sa una, wala pang service fee. Nung sumunod na, meron ng service fee na 8 pesos. Yun na nga guys, I hope natulungan nyo kayo sa inyong problema. Once again, this is Pancha and thank you for supporting Panchastic Channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. Bye!